Ngayong araw, kasama ko si Papa Shem. Nandito kami sa Agdangan, Quezon Province. Magbo-broadcasting kami. Ang gamit kong setup, Copperland setup, 2000 series reel, Copperland rod, 8-pound braid, 20-pound naman na leader ko. Ang gamit naming bait ay soft bait. Gumagamit kami ng jig head na 5 grams to 10 grams. Tapos kinakabitan namin ng parang soft bait. Chances na ma-zero, mababa. Kasi ito'y kagatin talaga ng isda. Favorite na kumagat dito is liglig or yung lapu-lapu. So tingnan natin kung anong mauhuli natin. So ayan na nga, nagsimula na kami magtapon at magtapon. Tingnan natin kung sino unang makakahuli sa amin dalawa. Isa rin mga nahuli dito mga kalab sa'yo. Honeycomb lapu-lapu. Tsaka mga sigaras. Tsaka maming. Ano madalas namin mahuli dito eh. So ngayon wala pang ano. O yan, ganyan lang. Tumuhaan lang. Dahil love yung tapo. At ito na nga ako ang unang na-strikean dito. So tingnan natin kung anong mahuhuli ko. Kasi mabagal talaga. So ayan, ganyan. O, ganito nga palang itsura ng strike. Ito. Ang disadvantage lang ng jig head para sa akin is sabitin siya. Yung spot namin nga pala dito is mga 1 kilometer lang simula sa ano, sa dalampasigan. Ang paggamit naman ng jig head is mostly pinapabagsak namin yung pain hanggang umabot sa pinakailalim, tapos dahan-dahan namin silang i-retrieve. Kung nakikita niyo, may nahuli ako dito na ano, nalapu-lapo, pero syempre maliit kaya papakawala namin. So syempre nagtapon pa rin kami na nagtapon at ito na nga, si Papa Shem na yung kasunod na nakahuli. Tingnan natin kung ano mahuhuli niya. Ayan, nakahuli siya. Honeycomb lapu-lapo, maliit din. So maliit pa talaga yung mga isda ngayon dito, kaya naman nag-catch and release na lang kami at wala rin kaming inuwi. Actually, madali nyo lang malalaman pag lapu-lapo ang kumagat sa inyo, kasi once na na-strikean kayo, isusuot agad kayo niyan sa bato. Kaya dapat mabilis ang kamay nyo. Mabilis nyo dapat silang hihilahin. Ito yung challenge namin pag lapu-lapo ang kumagat sa amin. So dapat talaga mabilis. Kung mapapansin nyo, dali-dali ako. At ayan na nga, maliit pa rin. So talagang catch and release kami dito ni Papa Shem. Kito. Usually ganito lang talaga kalaki ang mga ano, lapu-lapo na yan, or mas kilala sa ibang lugar na uwak. Ayan, matatakaw talaga ng mga islang yan. Hindi talaga sila yung lumalaki ng sobrang laki. After 3 hours, nag-decide kami na lumipat ng spot. At ayan na nga, lumipat na nga kami. Dito sa spot na to, hindi pa bumabagsak yung paing ko, na strike na agad ako. So kung nakita nyo, nakahuli agad ako ng uwak. Matakaw talaga tong mga to. So ayan, so pinakawalan din namin at maliit pa para lumaki pa. At ayan na nga, sa kasamang palad, inabutan na kami ng masamang panahon. Kung mapapansin nyo, kumukulog na rin dyan sa part na yan. Ayan, pati yung bankero namin ay nagaya na umuwi at baka nga daw makidlatang kami. So bago lahat, may nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay Sapsebial at shoutout din sa San Antonio Zambales Anglers Club. Maraming salamat sa mga suporta nyo, idol. So kung bago ka lang dito sa channel, please subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na adventures namin. Please also follow my Facebook page, Shotits. So uulitin ulit, kita-kits sa next vlog. Ingat kayo palagi.